Sa patuloy na military modernization ng Pilipinas, unti-unti na tayong nagkaroon ng ilang mga modernong sasakyang pandigma. Halimbawa ang ating mga bagong warship, combat aircraft at advanced na mga unmanned aerial vehicle. Ngunit bagaman naturingan na moderno ang mga combat vehicle na ito, nagmula naman ito sa iba't ibang mga bansa na ating nabili sa sobrang napakamahal na mga presyo. Upang matugunan mga kapatid ang ganitong problema at upang maipakita na rin ng Pilipinas na kaya rin nating makipagsabayan sa ibang bansa, nag-develop ang Department of Science and Technology ng sarili nating advanced na armas. Tinawag itong Buhawi Weapon System na ngayon ay kasalukuyang ginagamit ng Philippine Navy. Welcome sa Maharlika TV! Sa videong ito ay aalamin natin kung ano ba itong Buhawi Weapon System at tatalakayin din natin kung saan nga ba ito gagamitin. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Noong nakaraang May 22, 2022, eksaktong 124th na anibersaryo ng Philippine Navy, natanggap nito ang isang heavy barrel automatic weapon na gawa mismo ng Pinoy na tinatawag na Buhawi Project. Ang Buhawi mga kapatid o Building a Universal Mount for Heavy Barrel Automated Weapon Integration ay isang fully automated remote weapon station. Ang weapon station na ito ay armado ng isang 50 caliber heavy barrel machine gun na nakadesenyo para mas pahusayin pa ang firepower capability ng Philippine Navy. Ang proyektong ito ay isang collaborative project na ginawa ng Department of Science and Technology, Metals Industry Research and Development Center, Department of National Defense, Philippine Navy, at Mechatronics and Robotics Society of the Philippines sa pamamagitan naman ng isang Memorandum of Agreement na pinirmahan noong January 5, 2018. Ang agency ng DOST na MRIDC na sinusuportahan naman ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development ang nanguna sa unang yugto ng proyekto noong 2019 na kinabibilangan ng disenyo at pagbuo ng mechanical element system ng armas. Samantalang ikalawang yugto ng proyekto ay pinondohan ng Philippine Navy at dito naman sinimulang gawin ang control system design, kabilang ang mga peripheral, motor, military camera at iba pang mga kinakailangan. Matapos buuhin ang Buhawi Weapon System, isang matagumpay na serye ng land-based live test fire ang isinagawa ng Naval Sea System Command at Naval Research and Technology Development Center upang sukatin ang functionality, reliability at durability ng proyekto. Sinubukan ding ilagay ang Buhawi sa isang patrol craft ng Philippine Navy na BRP Heraclio Alano o PC-376 para isagawa naman ang mga serye ng sea trials. Kasama ang Navy Combat System Center at ang mga crew ng PC-376, pinagtulungang ikabit ang Buhawi sa patrol craft kasabay ang paggawa ng isang floating target na gagamitin sa isang pagsubok sa dagat. Noong ika-4 ng Abril, alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, isinagawa ang kauna-unahang sea trials ng Buhawi sa may isla ng Corridor. Sakay ng magkahiwalay na Navy vessels, inabisuhan ng Philippine Navy at pinalayo sa lugar ang mga mangingisda para sa kanilang safety. Matapos ang abiso, sinimula na ang sea trial sa iba't ibang distansya gaya ng sa single shot sa layong 500, 700 at 1,000 yards at bar shot naman sa layong 300 yards. Naging matagumpay ang ginawang sea trial ng Buhawi pero hindi pa nagtapos doon dahil ang naturang test ay sa araw nangyari. Kaya naman upang malaman ang kakayahan ng armas kahit sa madilim, nagsagawa rin ang Philippine Navy ng isang pagsubok sa gabi. Tulad ng una nilang ginawa, inabisuhan muna ang mga mangingisda na lumayo sa lugar at sa eksaktong alas 2 ng madaling araw sa ilalim ng naglalakihang alon, sinubukan ng asintahin ng Buhawi Weapon System ang floating target. Upang masiguro ang kakayahan ng armas, dalawang gabing nagkaroon ng test fire sa layong 500 at 700 yards. Matapos iyon, positibo ang naging resulta at hindi lang nasinta ang mga floating target kundi napalubog pa ito ng Buhawi Weapon System. Sa pahayag naman ni Lieutenant Commander Jimmy Limana Jr., ang Executive Officer ng PC-376, sa nakaraang dalawang buwan nagkaroon sila ng mga serye ng sea trial sa Buhawi Weapon System. Ginawa nila ito sa parehong araw at gabi sa ilalim ng mapanghamong mga alon. Matagumpay din umano ang kanilang ginawang mga sea trial at nadiskubre rin nila na mas accurate ang Buhawi Weapon System kung ikukumpara sa ibang mga armas o parehong mga armas na ginagamit ng Philippine Navy sa kanilang modernization. Ngayon mga kapatid, dahil nga sa automated capability ng armas na iiwasan ang posibleng kapahamakan ng isang sundalo sa operasyon, hindi na nila kailangang ilantad ang kanilang sarili para i-operate ang Buhawi Weapon System. At bilang karagdagan, mayroon din itong surveillance mode, target detection, recognition, tracking system at locking target. Sa kasalukuyan, nais ng DOST na magkaroon ng mass production ng Buhawi Weapon System. Ayon mismo sa kanila, napakalaking pera ang matitipid ng bansa sa paggawa ng sariling armas kumpara sa lagi na lang tayong mag-i-import ng mga armas. Ang pag-i-import umano ng technology ay nagkakahalaga ng nasa 24 million pesos, samantalang ang Buhawi Development ay nagkakahalaga lamang ng 14 million pesos.
Isa pa umunong bintahe sa pagdevelop ng sariling armas ay ang pagkakataon na mahasa ang kadalubhasaan ng parehong mga manufacturer at end user. At bilang isang bansa na nagmamay-ari ng teknolohiya, maaari tayong mag-export upang mas makinabang ang mga Pilipino. Dagdag pa ng DUST, maliban sa Buhawi Weapon System, ginagawa na rin nila ang isang proyekto para naman sa Philippine Army, ang proyekto na tinatawag namang COBRA o Controller Operated Battle Ready Armament. Ang ibang mga bansa ay mayroong mas malawak na karanasan sa pagdisenyo ng mga remote-controlled weapon station, samantalang ang Pilipinas ay umaasa lamang sa mga defense technology na binuo o dinevelop ng ibang mga bansa. Ngunit dahil sa ating pagpupursige at tiwala sa kakayahan na gumawa ng sariling atin, ang Buhawi Weapon System ang patunay na mayroon tayong kakayahan na makipagsabayan sa ibang mga bansa. Maaring sa ngayon ay nagsisimula tayo sa maliit, subalit balang araw makagagawa rin tayo ng armas na hindi lang natin may pagmamalaki, kundi literal na talagang moderno, makapangyarihan at napakalaki. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa Buhawi Weapon System? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!